may nagdala sa akin ng malita. Mamahalin, wala ang kanyang susi. Sayang din naman kung ayon sa may-ari, sayang kung itatapon na lang ang malitang ito dahil mahal. Gamit pa niya ito nung pumunta siya ng abroad. Kaya dinala sa akin dito. Gagawa natin ng susi. Meron akong blank key. Ang gagawin natin ay siyempre nawala yung susi, tapos nakalock. Parang estimate lang yung key bumping, yung bang trial and error. Pero hindi natin uurungan. Tantya ko, hindi pa abot ng 20 minutes kaya natin itong gawa ng susi, bagong susi. So experience, practical, ano pa ba, yung tiyaga, yun lang ang kailangan para makagawa tayo ng bagong susi at ng mabuksan ito para magamit pa sa may-ari. Meron tayong ano dito, bangko. Ano ba to sa Tagalog? Ito yung ano natin, blanco na susi. Meron tayong mga ano dito, kikil. Ito yung gagamitin natin para pangkanal sa blank key at sa paggawa din ng ngipin. Pero madali lang ito dahil malita lang naman. Hahanapin natin ang pwede natin gamitin, sukat natin. Ayaw pumasok. Ibig sabihin, kailangan nating gagawing manipis yung tagiliran para pumasok. Sa estimate ko lang ha. Ito nga, trial and error. Pagtsagaan nyo lang, panoorin. Hindi ko na ito ini-edit, talagang actual ito. Medyo maingay dahil sa tabi tayo ng ilog na katira. Ikikil natin itong bandang ano, tabi. Tsagaan lang. Medyo kulang pa yata. Ano pa natin, bawasan pa para pumantay sa kabila. May tumitilaok na manok. Ito yung background. Talagang ano to, hindi ito edited. Kung may biglang pumuntang tao rito ay talagang maririnig mo ang kanilang or ang kanyang boses. Kulang pa, bawasan natin yung bandang tagiliran. Gagawin natin manipis kasi makapal para pumasok sa butas ng susian. Medyo careful tayo dito banda, baka masubrahan naman. Pag masyadong manipis, baka madaling mabiyak, maputol. Tapos yung kanyang ano naman, width, bawasan natin ng konti kasi mahirap i-insert, mahirap ipasok. Ikikil natin yung bandang tagiliran baka sakaling magkasyan ito. Try natin, pasok kung kasya ba. Ang style nito ay parabang trial and error. Yun nga, yung sinabi ko kanina, yung karanasan natin sa paggawa ng susi, tantiyahan, estimate,
yun ang kailangan. Medyo ano pa, kailangan pa nating bawasan ang kanyang weed. Masyadong masikip. Sana papasok na ito. Napakita ko lang sa inyo na baka sakaling pwede na. Wala pa. Kulang pa. Babasan ko ng konti. Ayaw pumasok, manipis na yung bandang dulo. Gagawin natin ng medyo matulis ng konti para pumasok. Pasensya na, talagang maingay yung background natin, hindi natin ito ini-edit o may aso na ano, maingay. Pasan natin. Gagawin natin ang medyo matulis para pumasok. Ito ay hindi naman pagyayabang. Sinishare ko ito para sa mga gusto matuto. Meron kasing nagtanong sa akin sa aking YouTube channel, Samuel Cahiles YouTube channel, Samuel Cahiles, na kasi ang kalimitan ko doon, tinatanggal ko yung like sa mga susian ng sasakyan, motor, pinatanggal ko yung ignition switch, tapos binabaklas. Ayun, talagang exact na exact. Kaya may nagtanong, paano daw kung ano, hindi natanggalin, pwede ba? Sabi ko, pwede naman, kaso lang ano ba, yung trial and error, yung susubukan, estimate. Pero ito, hindi naman natin tumabaklas dahil naka, ano siya, naka-lock. Ito, medyo inuuga-uga natin ng kunti para magkaroon ng bakat sa tagiliran. Pag saan yung bakat, yun ang kikili natin para magawa natin ng kanal. Yan. Pasensya na, yung camera ko ay, ano, cellphone lang ang gamit. Yung dati kong ginagamit, nasira eh, nabasa. Kaya ito, pinagtiyagaan ko na lang itong, ano, iPhone 5. Bigay din ito sa akin. Binigay. Sira ang screen. Sige lang. Kaya ko naman. So, hanap ako ng kikil, maliliit na kikil para sa paggawa natin ng kanal. Meron ako nakitang mga bakat. Yun lang ang kikili natin. Gawa natin ng kanal. Hoping umaasa tayo na mabuksan natin itong malita. Yung kinikikil ko, yung bakat, kung napansin nyo kanina, inuuga ko ng ano, inuuga ko ng maigi. Ginalaw-galaw ko yung susi. Kasi pag ginagalaw-galaw natin yun, inuuga-uga, tatama yun sa pin ng ano, yung cylinder ng susi. Magkakaroon ng bakat. At yun ang ating kikilin. Ito ang ginagawa ko ngayon. Kinikikil ko na. Baka sakali matsambahan natin. Ito ay tansyahan lang talaga. Pero hindi naman masyado matagal. Wala pang 20 minutes. Sa tansya ko, kaya ko ito. Pero yun nga lang, dahan-dahan, baka naman masubrahan natin yung pagkikil. Masyadong malalim yung kanal. Ano din yun? Hindi yung pwedeng ano,
ikot sa susian. Kaya dandahan lang talaga, tiyagaan, ika nga. Pero kaya kong igarantiya sa loob ng 20 minutes, kaya natin gawa ng susi. Pasok natin. Galaw-galaw natin ulit. Oh, kasi na. I mean, umiikot na. Napaikot na natin. No, ibig sabihin, yung isang side, yung one side niya, yung ginawa natin ng kanal, kaya nang bumukas sa susian. Kita nyo na? Na-open ko na yung lock. Oh, ayan. Tingnan natin o obserbahan natin kung di ba maganit. So, ito na yung kabilang side na gawa na natin ng kanal. Itong kabila na naman gagawa natin kasi hindi naman sa lahat ng oras ay ganun ang posisyon ng susi. Kaya gawa natin ang kabilang side ng kanal din para baliktaran. Hindi mo na kailangan pang tingnan yung susi kung hindi ba nabaliktad yung pag-insert mo. So, ito, inuuga-uga natin para magkaroon ng bakat yung kabilang side. So, gagawa natin ito ng kanal. Hindi siguro makita sa kamera yung bakat kasi nga poor quality yung cellphone natin. I-try natin. Oops, sorry. Nahulog. Kunin natin. Ito. Hindi masyado makita. Yung kabilang side lang ang nagawa natin ng kanal. Ang isusunod naman natin ay itong side na ito, gagawa natin ng kanal at ngipin. Siyempre pag nagkanal tayo, yung natitira, yun ang pinakangipin, yung umbok. Kikil na naman tayo, tagaan lang. At positive thinking lang tayo. Try natin. Hindi pa. Uga-uga natin ulit. Kailan natin yung bakat. Medyo ano pa. Kailangan pa ng kunting lalim. Tinitingnan ko kung ano ba, baka masyadong lalim na. Ito naman sa tingin ko base sa experience natin. Ayun, umikot na. Ito, umikot na. Kung napapansin ninyo, umikot na. Pinapakita ko na itong side na ito kaya na nang umikot. Okay. Buksan natin. Okay. So, ang tanong natin kung kasya ba ang susing ito sa kabila. Pero bago tayo pumunta sa kabila, i-try natin yung other side kung kaya ba. Baka, yun. Lock. Lock yan. Subukan natin yan, no? I-open. Open na yan. Lock natin. So, sold na. Kaso lang, dalawa ang susian nito. Titingnan natin na iisa lang ang susi sa malitang ito. By the way, malaman mo na open siya dahil green yung ayan, yung parang may bilog. Pag ilock natin yan, magiging pula, magiging red. Kung napapansin nyo yung katabing bilog sa susian, itong tinuturo ko nagiging red. Ibig sabihin, lock. Red kung sa signal light. Yan, sa traffic light.
I mean, kung sa traffic light, green means go, meaning open. Pag red, it means stop or sa malita, nakalock. So, sa tingin ko, wala na masyadong problema. Ito, nakalock ito, kaya nagiging red yung kulay nung nasa loob ng butas. Yung pinaka-monitor, palatandaan kung nakalock or naka-open. Try natin balik na rin. Baka, ano, inuuga-uga ko lang kung kailangan pa ba ng kunting ano lawas kanal, pero sa tingin ko okay na, umiikot naman, wala nang sumasayad, wala nang pumipigil, hindi na maganit. Ito lock position, red. Lipat tayo sa kabila. Sana iisa lang ang susi nito, try natin. Tansyahan kung okay ba. Okay, pumasok naman. Kaya umikot. Kaya siyang paikotin. Ibig sabihin kasya. So, no probs. Walang problema. Salamat tayo sa may-ari ng malitang ito. Binigyan tayo ng chance na maipakita ang ating kunting skill. Na kahit pa mawala ang susi, hindi yan hopeless. May paraan. Yun nga lang, tantiyahan. Kailangan ng experience, practical thinking para sa estimate, saka may kasamang ano rin, dasal. Kailangan din ng tulong ng Panginoon natin. Lock, reposition. So okay na ito. Sana i-subscribe nyo ang channel kong ito. Paki-click yung naka thumbs up. Tapos mayroong bell button para magiging personalized. Ma-inform kayo kung mayroon akong bagong upload. Medyo natagalan tayo nag-upload dahil nga nasira yung cellphone natin. Yun lang ang gamit pang pang video. Sinishare ko lang ito para sa iba na gustong matuto, na din naman kahit papaano makabili ng ulam at bigas dito sa Pilipinas, basta may tiyaga, may nilaga. Salamat. Thank you for watching.